magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon pong umagang ito ay nagpasa ang Metro Manila Council Resolution regarding regulation ng e-trikes at mga other electronic or e-vehicles na ipinagbabawal na po natin sa major roads na nasa jurisdiction ng MMDA. Ang parusa po sa mga e-trikes na ito na gagamit po ng National Roads at yung mga kalsada nasa jurisdiction ng MMDA ay 2,500 pesos. I-require na rin po natin sila na kung walang may lisensya yung nagmamaneho at kung wala pong lisensya yung mahuhuling magbabiolate nitong MMC resolution na ito na nagbabawal sa kanila sa National Road ay i-impound po yun pong vehicle. Mamaya bibigyan ko po kayo ng listahan ng mga kalsada na nasa jurisdiction namin kung saan ipinagbabawal po itong mga e-trikes na ito at other vehicles, kulitlig, tricycles. On the part naman po ng LGU, si Mayor Zamora and si Mayor Jeannie will discuss yung mga posibleng regulation po sa iba pa pong mga karsada na nasa jurisdiction ng mga LGUs na papasa po sila ng kanilang ordinansa regarding the use of e-trikes and e-vehicles. Mayor Sam, nahin naman na kita. Yes, magandang hapon po sa inyo lahat. Kanina nga po ay unanimously pinasa ng Metro Manila Council ang isang resolution kung saan ay pinagbabawal na nga po ang mga e-bikes at e-trikes sa mga national road. Ito naman po ay sakop ng MMDA. Pagdating naman po sa mga LGUs, given that we have our local autonomy, tunghulin po namin na magpasa ng mga ordinansa upang tukuyin alin sa mga kalye sa aming mga lungsod ang bawal din ang mga sasakyan na ito. At gaya ng binanggit nga po ni Chairman Artes kanina, yung mga e-bikes at e-trikes na mauhuli ho natin na minamaneho ng mga walang lisensya ay ating pong i-impound. Kanina nga po, tinanong ko ang LTO kung within the power ba ito ng LGU at ang sagot po sa atin, kung ang e-trike na yun ay number one, hindi rehistrado, pangalawa, minamaneho pa ng isang tao na walang lisensya ay dalawang violation na yun agad. Kaya ang gagawin po natin ay makikipag-ugnayan tayo sa ating sanggunian panunsod, ganoon din pong gagawin ng mga ibang LGUs upang magpasa ng mga ordinansa. At kasabay nito, ang LTO naman po ay maglalabas ng mga panuntunan bukas. Ang layunin po natin ay ang panuntunan ng LTO at ang mga ordinansa ng mga LGU ay maging unified na? Para wala hong maging conflict dun sa maging policies ng mga local government units at ng LTO. So ito po yung inaasahan natin mangyari sa mga susunod na araw. Bakit po natin ito ginagawa? Kanina po sa aming pagpupulong, napakaraming video ang pinakita sa atin ng MMDA involving accidents. Yung mga aksidente ng mga e-trikes, e-bikes, nasa SLEX, nasa mga national roads, nasa mga major thoroughfares na nababangga, nakakabangga. Sila po hindi sumusunod sa mga traffic regulations, nagiging dahilan pa ng aksidente. At sana nga wag dumating yung punto na may mamatay pa dahil dito. Kasi kung meron mga sasakyan gaya nito na maaksidente, una-una, nakarehistro ba yan? Ang nagmamaneho, siya ba ay authorized? May lisensya ba yan? Sapagat pag wala siya ng lisensya, ibig sabihin, ay hindi siya duman sa sapat na training when it comes to the skills of driving these vehicles on these roads. May mga videos pa tayo kanina kung saan mukhang grade school na bata ay nagmamaneho ng isang e-trike sakay ang ibang bata din. Kaya ito ba ang gusto natin makita sa ating mga kalye? No? Ultimately, the objective is to regulate and impose fines to ensure the safety of everyone, lalong-lalong na dumadami nga po ang mga e-trikes at e-bikes sa ating mga kalye. Pero sir, yung license, are we requiring those who use yung e-trikes ng license or only when they have to? Hindi. Wala po kasi pang regulation ang LTO requiring license and registration nitong mga e-trikes na to. So, on our part, hindi naman namin sila nire-require.
It's just that pag nag-violate sila nitong ating MMC resolution prohibiting them from using national road, doon lang po namin sila huhulihin. Hahanapin yung lisensya para doon po namin ma-issue yung citation ticket. Ang problem po, pag wala silang lisensya, wala po kami pag-i-issue ng ticket. So, and bawal din po sila na magmaneho doon sa highway. So, kaya nga po namin impound yung vehicle para po may mapag-imposan kami ng penalty. So, ibig sabihin, may license ako, nag-e-bike ako, dumaan ako sa National Road. Hindi mo i-impound kasi meron ako. Hindi. Aalisin ka lang namin doon sa National Road, pero i-issuean namin yung ticket as against your license. So, para insurance mo yung ano. Okay, sir. Thank you. Next question po from Lenny Durango, PDM. Sir, yung license po, yung regular driver's license? Yes, driver's license. So, kung halimbawa wala pang lisensya yung tao, yung regular na examination and process ng LTO, dadaanan niya pag makapag-drive. Yes. Sir, kailan po ipapatupad tong stricter rules and regulations? In-run out po ngayon yung for signatures ng mga mayors yung MMC resolution, and then ipapublish pa po kasi namin yan. As soon as mapublish po, normally we give 15 days from publication for effectivity. And syempre mag-information campaign din tayo ng ating mga kababayan. Sasabihin din namin alam eh, na kailangan ng may lisensya eh. O hindi namin alam na bawal na pala kami. So magkakaroon din po tayo ng information campaign regarding this. Sir, i-craft pa lang yung guidelines or i-announce pa lang yung guidelines. So siguro marami pong magtatanong, i-mare-require po ba silang i-register yung sasakyan po nila? In-time po natin yung announcement ng LTO. I don't want to preempt dahil, pero I think it will be part. Pero in-time po natin yung announcement ng LTO regarding requirements sa registration ng e-bikes or requirements sa pagkuha ng lisensya bago magmaneho. Thank you much. Next po, Jason Rubio. So yung 2,500, that's the highest. Yun yan, fix siya, 2,500. Unless nga kung wala kang lisensya at nahuli ka dahil gumamit ka ng National Road, in which case, 2,500 plus yung cost ng impounding. Sir, nasa lang po. E-vehicles, hindi lang yun, ano na, di ba? Lahat po, scooters, kuliklig, lahat po ng mga e-vehicles. So yung mga maliliit na ginagawang pasahero sa mga HGV, kasama yun, no? Yes, kasama yun. Pag-interest? Mid-March? Mga 15 days ka, sir. May 15 days pa eh. So, i-run out pa yun for signature. It will take a few days para sa mga mayors. Siguro mga April, sir. Yes. May maximum speed limit ba na? Well, yung sa original issuance ng LTO, may ang kanilang binasihan ay yung speed noong e-bikes, e-trikes eh. Doon yata sa ilalabas na bagong regulations, mawawala na yata. Although, hindi ko pa sure, hindi ko pa nakita kasi yung bagong regulation. Pero doon sa original issuance regarding regulations ito mga e-trikes at e-bikes, depende sa speed eh, kung saan mo pwede gamitin at kung anong gears ang kailangan mo at kung anong kailangan maglisensya. So, i-amend yata yan. Yung mga inisyu po ng local government units na mga e-vehicles, paano po yun? Kasi may mga barangay. Well, yes, meron po. Kaya nga po, yung pong bawat LGU will pass their own ordinance regulating para ma-determine anong karsada lang sila pwede dumaan. Pero insofar as the MMD is concerned sa MMC resolution, define po yung mga karsada na under our jurisdiction na absolutely bawal po silang dumahan.